Hi, good morning mga meme. This is Rico, Mori, and welcome back to my channel. It's another day and it's weekend today, ha mga meme. Kaya ngayon ay napakainam na gumawa naman tayo ng mga ritual na pampaswerte. Para naman lahat ng mga negatibong enerhiya na yan, ng mga misfortune na yan sa buhay ay maiwasan naman natin, ha mga meme. Sumaryo, katulad nga po ngayon, ang dami-dami talagang mga nangyayaring dinubyo sa paligid natin, ha. Yung mga bagyo-bagyo na yan, talagang kagabi po nanood na naman ako ng news, ha. At talagang ang pinugigi naman daw ngayon ay yung Cagayan at yung Tugigaraw City. Talagang lubog na lubog na ngayon sa baha, talagang nakopo. Kasi nagpakawala ata yung dam ng tubig, yung Magat Dam. Talagang pinakawalan. Kasi sasabog na, iaapaw na. Ito hindi naman nila pakakawalan yun. Baka lalong matingar at lalong marami ang maapektuhan. Hindi baga, nakopos Marius. Kaya lang, ang dami daw po talagang nag-suffer. Talagang kagabi yung sa lahat ng mga post. Ang daming naghihingi ng mga rescue. At talagang nagsisigawan na daw po ang mga tao. Talagang visibility daw po sa Cagayan kagabi. Brown out pa. Sana naman hindi totoo, ha mga meme. At sana pictures lang yun. Pero kung talagang totoo, naku, nakakaawa naman po. Kasi yung mga tao doon talagang, naku, nasa ibabaw na ng mga bubong at talagang bumabaha na daw po talaga doon, ha mga meme. Yan po ang dapat nating iwasan. Kaya tayo, naku, Smar Joseph, maswerte po tayo kapag hindi po natin nararanasan yan, ha mga meme. Kaya po tayo patuloy na manalangin pa rin sa ating Panginoon, ha mga meme. Tayo humingi ng gabay, ha, para tayo talagang, naku, mailigtas sa mga ganyang klaseng mga misfortune ng buhay. Naku po, Smar Joseph. At syempre, mainam din po kung tayo ito ay gagawa ng mga ganitong mga pampaswerte. Para naman lahat ng mga kamalasan na yan ay maiwasan natin. Kasi katulad nga po nito, ha mga meme, sabi ko sa inyo, ang mga pampaswerte naman po ito ay hindi naman po laging tungkol sa pera. Yeah, katulad po niya, kung gagawa po tayo ng mga ganitong mga pampaswerte, ay maaaring maiwasan natin yan. Kaswertihan na po yan, ha mga meme. Ito tayo po hindi baga madadaluyong at mabubuswag baga ng bagyos, Marius, nakakatakot. Kasi pag bumahaba naman, inay ko po, ako personally, ha mga meme, ako po ay may signo sa tubig. Kasi ako po ay hindi marunong lumangoy. Inay ko po. Siguro pag bumaha, talagang akong unang-unang matitingar-ngar. Inay ko po. Tsaka talagang takot ako sa tubig. Para akong pusa. Inay ko po. Pero talagang ngayon, kidding aside, ha mga meme, talagang nakakatakot ngayon, ha mga meme, kasi hindi natin alam kung ang nangyayari po sa paligid natin. Ano ba nangyayari sa Earth? Po. Kaya nga sabi ko sa aking recent video, sabi ko, nako, tayo pumunta na sa Mars kasi tayo doon nabubunod yung lupa. Kasi parang meron daw talagang minagbebenta na daw talaga ng lupa sa Mars, ha mga meme. Totoo baga? E magkano ba ang per square meter sa Mars? At paano tayo sasakay? Saan tayo susunod? Sabi rin ng comment sa akin. Sasakay daw sa listing thing. Mar Joseph, nakakatakot. Tapos parang wala ka na masuutan ngayon kung hindi sa Manit, kundi sa Bicol, sa Maynila, sa Marikina, Sus Mario, sa Quezon City. Lahat binabaha na. Pat sa Cagayan, binabaha na. Naku po, Sus Mar Joseph. Naku po. Buti na lamang po dito sa Laguna, hindi pa masyado, ha mga meme. Hindi pa kami masyado itong nasasalanta ng mga ganyang bahabaha. Salamat naman po sa Diyos. O so yan, ha mga meme. Tayo po ay gumawa ngayon ng mga pampaswerteng ritual na ito para maiwasan po natin yung mga ganyang kamalasan ng buhay, ha mga meme. Kaya ngayon po ay may ituturo na naman po ako sa inyo isang napaka-epektibong ritual para naman ang lahat ng mga negatibong enerhiya na yun na nagdudulot ng mga misfortune sa buhay ay ating maiwasan. Kaya kung gusto niyo pong malaman kung ano po ang ritual na ito ay panoorin niyo po ang video kong ito. Pero kung kayo bago pa lamang po dito sa channel ko, ay huwag nang mahiya. Mag-subscribe at i-click po ang aking notification bell para updated naman po lagi kayo kapag may mga bago na po at akong uploads. Kasi dito, kapag ginawa niyo ito, tsak, suswetin kayo. Mga meme, ha, good morning at isang mapagpalang araw sa inyong lahat, ha. Medyo maganda-ganda na yung sikat ng araw ngayon at medyo nagpakita na siya, Mar Joseph. Ito nung nagdaang araw talaga namang napakasungit ng panahon na talagang ulan ng ulan, kaya talagang ang mga tubig ay talagang rumagas sa mga dam.
yun ay lalo katulad yan sa may Provident Village, and dami daw talagang nasalantado ng bahaha, mga meme. Ngayon naman po ay yung nga sa Reds Valley, sa may Tugigaraw City. Inay ko po, kawawa naman yung mga tao doon. Sana naman iligtas silang lahat doon. O, so yun ha mga meme, ngayon po ay gagawa tayo ng isang napaka-positibong ritual naman ha mga meme, na maaaring makapaghatak ng mga positibong enerhiya para naman ang lahat ng mga misfortune na yan o mga kamalasan sa buhay ay maiwasan po natin. At tayo po ngayon ay may mga sangkap na gagamitin dito. Pero bago yun mga meme, bubuksan ko muna itong ating pinadala kasi daan dito po yung ating sangkap mga yung pinadala ni Miss Odell Joba ng The Spice Bureau. Mayroon yung pinadala tayo ni Madam ha ng mga Pampaswerte combo ha mga meme. So ayan, bubuksan na natin siya. So ito po, oh, naku, ang dami niyang pinadala sa atin ha mga meme. Ito yung mga sangkap kasi natin dito na gagamitin ngayon ha mga meme. Ito katulad po nito, may pinadala siya po sa ating Star Anise. Iyan po, oh. Pwede po kayo mag-order sa kanya ha mga meme. Ayan. At meron din siyang pinadala sa ating cloves. Yan, ito po ang Star Anise at ito naman po ang cloves ha mga meme. Pinadala sa atin ni Ma'am Odell Joba, ha? Ayan. At ito naman po yung isa natin gagamitin ngayon. Yung pong lemon. Dried lemon po, ha? Gagamitin po natin ito. Ito yung ating main sangkap ngayon na gagamitin sa pampaswerte, ha, mga meme? Ayan. Tapos may padala din po siya sa atin na mga dahon ng laurel. Ayan po, oh. Kasi iba po yung dahon ng laurel niya, ha, mga meme? Kasi yung dahon ng laurel niya po ay talagang buong buo. Puro buo po talaga, ha, mga meme? Kaya pwede po kayo mag-order sa kanya ng mga dahon ng laurel na ginagamit natin sa mga pampaswerte kay Miss Odell Joba ng The Spice Bureau, ha, mga meme? Ayan naman po yung number niya at lalagay ko naman po dyan sa screen para pwede kayo tumawag sa kanya. O pwede nyo rin po i-check ang kanyang Facebook page o yung kanyang fan page ha mga meme. At yan po kayo mag-order sa kanya. Ayan. O ayan, ang dami niyang pinadala lang sa ating ano, o dahon ng dahon talaga mabuo ha mga meme. At meron din po siyang pinadala sa ating ito. Ah, yung cinnamon bar. Ayan po. O, tingnan niyo po. Ang lalaki ng cinnamon bar niya ha. Talagang ito daw po ay galing pa daw ata ng Pakistan. Oo, yan. O, cinnamon bar ha. Nagpadala din sa atin siya ng cinnamon bar. Nagpadala din po siya sa atin ng rosemary leaves. Ayan po, rosemary leaves. Magagamit natin ito. Thank you, madam, ha. Dito sa pinadala ng mga spices na ito. Ayan. May pinadala din siya sa atin na ito pa, ang dami talagang ano, o, mga dahon ng laurel. Tingnan nyo talaga yung dahon ng laurel niya. Buong buo talaga. Puro buo talaga ang dahon ng laurel niya. Sa kanya po kayo mag-order ha, kay Miss Odell Joba. Nandiyan na po yung number niya sa The Spice Bureau. I-search nyo lang po sa FB page niya ha, mga meme. Yeah, pwede kayo mag-order sa kanya. Lahat po ng mga spices natin na ginagamit ay pwede nyo orderin sa kanya. Ngayon po may ma-order na kayo ng talagang buong-buong mga dahon ng laurel. Yan mga meme ha. At may padala rin sa atin siya na ano ba ito? Ito ata yung for FVI, for Beautiful Indai, ha mga meme. Kasi nag-ano rin po siya eh, nagbebenta rin po siya ng mga ito, mga rejuvenating set. O, sus Mariosif. At iba naman yung sa kanya, ha? At meron pa siyang pinadala sa atin na ito. Ito, rose water, ha mga meme. Alam niyo po ba na ang rose water po ay isang sangkap na pampaswerte? Pwede po natin magamit ito. At pwede po natin itong pampakinis ng face ang rose water, ha mga meme. Yan, galing siya kay Miss Odell Joba ng The Spice Bureau. At galing pa ng Jordan, ha mga meme. Yan, lagyan natin siya dyan. At ito naman po yung kanyang rejuvenating set na Skintastic. Ayan, revitalizing toner. Yung rejuvenating niya, meron din siyang mga day, night atang cream, at saka meron din siyang soap. Wow! Dahil nagpapadala talaga sa atin ng mga ano, pampaganda. Talagang tsaka-tsaka ba ang face ko? Parang gusto niya pinapaganda talaga ako ng ating mga meme, ha? Mga sus Mario Joseph. Yan po. O, pwede kayo mag-order sa kanya nito, ha? Mga meme. Sa for Beautiful Indai, ha mga meme, ang Skintastic Revitalizing Kit. Revitalize Kit, sus Mariose, kinakakautal-utal na ako. Ang dami-daming talaga mga blessings na dumarating, ha mga meme. Thank you po, ha, Madam Odell Joba. Yan, itry niyo po kayo mag-order sa kanya, ha mga meme, ng ating mga pampaswerte. Yan, at makaka-order din po kayo ng pampa-fresh look. O, fresh look, fresh look, fresh look. Yung ipagod tayo, magpa-fresh look dito kay Ma'am Odell Joba sa Skintastic
Ha, mga meme. So let's proceed. Dito po sa ritual ito, may kakailangan tayong mga ilang sangkap po, ha, mga meme. At yun na nga, sabi ko sa iyo, kakailangan natin ito, ang lemon. At kakailangan natin sa ritual na ito, ang dried lemon. Yan, mga meme. Kayo po yung mga orderan ito, ha, mga meme. Yan. Eh, bakit ba kailangan pang itry? Hindi ba pwede yung fresh na lang? Alam niyo po kasi, mga meme, iba po kasi ang power ng dried, ha, mga meme. Lalo na yung mga dried na spices, baga. Pero okay din naman po yung fresh. Kaya lang po ito po kasi ilalagay natin sa ating mga bag. Dadalhin din natin. Siyempre, mga ngatas yan, mga meme. Kayo pwede naman po magpatuyo ng mga lemon, ha, mga meme. Patuloy lang po kayo dyan. Siguro yung mga 1 week lang, 7 days na po, tuyo na po na magiging ganito na po yan, ha. Ibilan nyo lang po sa sikat ng araw, ma-energize pa po yan. Ang gawin nyo po, ibaba nyo lang po sa konting asin, tubig at asin, pagkatapos po ay hugasan niyo doon. At pagkatapos, ibilan nyo po siya dyan ng mga 4 to 7 days po, ituyo na po yan, ha, mga meme. Magagamit nyo na po siya sa mga ritual na pampaswerte na ginagawa natin. So yan, kailangan natin ng isang dried lemon. Isa lang naman po, ha, mga meme. Pagkatapos, kailangan din po natin ng cinnamon stick, ha, mga meme. Ito po, isang cinnamon stick. Pero di man po yung ganito kalaki. Okay lang po yung maliliit, ha, mga meme. Pero pwede naman po yung maliliit na ganito, ha, mga meme, na version, yung mga maliit lang po. Yan. Kailangan din po natin ng star anise. Isang piraso pong star anise. Yan. At, syempre, hindi po mawawala ang ating napakaswerte na dahon ng laurel. Yan, mga meme. Isang dahon ng laurel lang po, ha, mga meme. Kailangan din po natin ng butil ng bigas. Yan, mga meme. Mga 8 pirasong butil lang po ng bigas, ha, mga meme. Yan po. Oh, so ayan po ang ating sangkap ngayon. So ayan po ang ating mga sangkap, ha, mga meme. Ang cinnamon, ang butil ng bigas, kahit mga 8 piraso lang po, ang star anise at ang dahon ng laurel at ang ating dried lemon. Yan po, oh, mga meme. Umpisahan na natin, paano po ang paggana dito? Kakailangan din po natin dito ng isang foil, kapirasong foil, ha, mga meme. Yung ganito foil. Bakit kailangan natin ng foil? Kasi alam niyo po ba, ngayon po ay papasok ang Year of the Metal Ox, ha, mga meme. Kaya mainam po kung kayo po ay gagamit ng mga gantong mga parang mga metallic na mga sisidlan o mga gantong pambalot. Dito po natin siya babalutin para mas mag-activate po ang ating ritual na gagawin, ha, mga meme. So, paano pagkatap kayo? Pwede kumuha lamang po ng ganyang kapirasong foil. Kung kayo po ay nag-iihaw baga ng mga bangos o gumagawa ng mga relleno. Yan. Pumutol po kayong ganyan, ha, ng kapirasong foil, mga meme. Kahit anong brand po ng foil, ha, mga meme. Pagkatapos po ay kunin po natin ng ating lemon. Yan, gupitin natin siya. Yan, isang pirasong lemon. Ayan, oh, dried lemon po, ganyan po siya. O, parang kalamansi. At ang bango niya, ha. At ito daw po ay galing pa daw po to sa Lebanon. Lebanon? Saan ba yung Lebanon? Lebanon? Pa-Lebanon ka pa. Yan, ito, ilagay po natin dyan ang isang pirasong dried lemon. Tapos tayo po kumuha po ng isang cinnamon stick, ha, mga meme. Ilagay din po natin dyan. Pagkatapos po, ikunin po natin ang ating 8 pirasong butil na ng bigas, ha, mga meme. Yan. 8 piraso lang po, okay lang po yun, ha, mga meme. At pagkatapos po, ikunin po natin ang ating 1 pirasong star anise. Yan, ilagay natin din siya dyan. Pagkatapos po, mga meme, ay kunin din po natin ang ating dahon ng laurel. 1 pirasong dahon ng laurel po, ha, mga meme. At dito po tayo magpipetisyon ng ating mga intensyon. Tayo hihiling dito na pagkalooban tayo ng siksikliglig at umaapaw na kasaganaan. Tayo ilayo sa lahat ng masamang tao, lahat ng uri ng kapahamakan, lahat ng uri ng mga dilubyo na yan, mga misfortune sa buhay ay ating maiwasan at lahat ng mga uri ng karamdaman. Yan, mga meme, kasi yung pandemic pa rin ho, mga meme, ha, ingat pa rin po kayo, kayo social distancing pa rin, tsaka wear your mask, ha, mga meme. At pagkatapos ay hilingin natin dito na pagkalooban tayo ng mas marami pang kasaganaan at mas maging masaya-masaya ang ating buong pamilya, ha, mga meme. Yan, ganyan po. Pagkatapos, ilagay po natin siya dyan. Pagkatapos po, ano pong gagawin natin dito? Ito po ay ating babalutin, ha, mga meme. Yung po, parang ganyan lang po. Pagka magbabalik po tayo ganyan, ay balutin lang po natin siya ng papasok sa ating ganyan, ha, kasi petition po natin ito. Ito po yung petition natin ng kaswertihan, ha, mga meme. Yan, ganyan lang po. Wala naman po bilang pagbabalot, basta din balutin nyo lamang po siyang ganyan. Mas maliit po ay mas okay na po yun, ha, mga meme. I-ayos lang po kasi ito po ay ilalagay natin sa ating mga bag. Yan, mga meme. O ating mga pitaka,
ha mga meme. So, kaya po tayo gumamit ng foil kasi po ngayon darating na 2021 ay metal ox po yan. Kaya mainam na mainam po kung tayo po ay gagamit ng mga metal ha. Lalo na yung mga metal na accessories po, yung mga gold, silver, yan. Gumamit po kayo na, magsuot po kayo na para naman po kayo ay madaluyan ng mga kaswertihan ha mga meme. So, ito na po yung ating ritual. Anong gagawin natin dito? Ito po muna ay i-energize natin ng 30 minutes hanggang isang oras ha mga meme sa sikat ng araw. Ngayon ha mga meme, pwede po natin itong gawin kahit anong araw pero mas mainam po ito kung gagawin nyo po kung araw ng Martes o Biyernes. Mga umaga po ha mga meme, around 6:30 hanggang 8:30 ng umaga. Yan po yung pinakamabas mabibisang araw ha mga meme. Pero kung halimbawa naman po hindi mga makakagawa ng ganito ng araw ng Biyernes, ay pwede nyo magpo itong gawin ng kahit anong araw ha mga meme. Basta ang importante po ay taimtim at talagang ang inyong pananampalataya dito ay talagang wagas na wagas ha mga meme. Talagang kung bagay itotodo nyo yung inyong petition baga kasi baka nga ito gagawin nyo nga ng Biyernes. Eh kayo naman may pa-eklat-eklat lang naman sa paggawa. Kayo naman po ay may duda. Kayo naman po ay talagang hindi naman talaga naniniwala. Talaga gusto nyo lamang masubukan kung ano epekto nito. Eh wala din po yan ha mga meme. Yun po yung disclaimer doon. Kaya mas mainam pa po kung ito po yung gawin nyo po kahit ng anong araw po. Basta't kayo naman po talaga yung time team at talagang ang pananampalatayan nyo dito talaga ay soba-soba. Talagang taos puso ha mga meme. Yan. Mas mainam po yun. At pagkatapos po ng pagpapa-energize natin dito sa sikat ng araw ng mga isang oras, anong gagawin natin dito? Ito po ay pasok nyo na at itago nyo po sa inyong mga bag ha mga meme. O sa mga wallet ninyo, kung kayo naman po hindi nagwa-wallet, pwede naman po itong itago lamang po sa ilalim ng inyong mga damitan, no? Sa mga locker ninyo ha mga meme, at yung mga manifest dyan ha mga meme. Pero mas mainam po ito kung dadalhin-dalhin nyo po ito ha mga meme para po kahit po sa kayo pumunta ay may iwasan ninyo mga misfortune nga sa buhay kasi ito po yung mangongontra ha mga meme, ang pampaswerte na ito. So yan ha mga meme, subukan nyo po itong gawin ha mga meme para malaman nyo kung ano po ang mga maaring maidulot na pagbabago nito sa inyong buhay. Pero sabi ko nga sa inyo, at the end of the day, tayo pa rin naman po ang magmamanifest talaga sa ating mga kaswertihan. Siyempre, tayo po ay patuloy pa rin na gagawa at kikilos ha, para naman lahat ng ating mga minimiti sa buhay ay ating talagang makamit ha mga meme. At siyempre, huwag natin kakalimutan ang paghingi ng gabay sa ating Panginoon. Manalangin po tayo para tayo talagang kanyang gabay at talaga tayo ay kanyang biyayaan ha ng lahat ng ating mga minimiti sa buhay. Tayo ay talagang mai-adjust sa lahat ng mga misfortune na yan ng mga kamalasan ha mga meme. O so yan ha mga meme, sana po ay may napulutan naman kayong mga bagong kalaman at idea sa pag-attract na naman ng mga bagong kaswertihan. And so with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching and don't forget to brush your teeth. Bye mga meme. And before we end mga meme, let's do the shoutout. Shoutout kay Miss Christina Aquino ng California at kay Miss Thelma Matsuoka. Shoutout kay Miss Eva Soriano at kay Miss Diane Pereda. Mega shoutout din po kay Miss Shea Gozon at kay Miss Tasiana Harina. Shoutout kay Mr. Roniel Santos Vlog at kay Mr. Billy Tumaob. Mega shoutout kay Miss Adelina Belvis at sa kanyang Adele Bibingka Cheese and Kasaba Cake. Kasaba Cakes, Mariosep. Favorite ko yan, meme ha. Ebe Kenemen. Sus Mariosep. At mega shoutout din po kay Miss Teresita Labanza at kay Miss Flordeline Bosa. Shout out kay Miss Doma Soma. Ang ganda ng pangalan, Doma Soma. At kay Tibagan Tibularks. At mega shout out din po kay Miss Marlene Marcos ng Athens, Greece. At kay Miss Elizabeth Sumiyoshi. At kay Miss Wilma Scott. At salamat po ha madam sa pinadala niyong mga Nutella bottles. At mega shout out din po kay Miss Odell Joba at sa kanyang The Spice Bureau. Thank you po madam sa lahat ng mga pinadala niyong regalong mga spices. And with that mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching and don't forget to brush your teeth. Bye mga meme.